Batala AP Esports. Nako, Yureshi still has the chance to take this Esmeralda. And syempre, Donut naman, pwede pa siya gumamit ng kanyang Alice dito. Will this be an Esmeralda and Alice for the side ng ating AP Esports? Well, let's see. There we have it, Albito. Your team is picking. Kumuha na ng kanya Selena and Yureshi naman po para syempre sa ating Barats. Yes. Third pick. Eve na ba to? Ito na mga katambay. Mukhang Eve na nga. Magic is my life. Your team is banning. Ay, buti na lang na-screenshot ko. At eto na mga katambay. Nako! Last ban tayo para sa ating Archangel mga katambay. Sakto yung pangalawa. Yung pangalawa sakto sa 17. Your team is banning. At eto Lunox mga katambay para sa ating Archangel sa kanilang third ban. Samantala AP Esports para sa kanilang third ban. AP Esports third ban mga tambay, wala pang core ang ating Archangel dito. Pero ito Rafaela ang pipiliin na iban. Mahusay, pero ito 4 pick na para sa ating Archangel. Wala pa silang core. Well, Lancelot is still available and Roger as well. For pero nako, alam natin lahat na si Super Saksa, one of the user natin Pakito as the core. So Archangel, pwede silang mag-transpose dito ng Pakito, pero hindi, Roger na. Your team is picking. Oo nga, dapat pressure. Eto na, 4th and 5th pick para sa ating AP Esports. Your team. Pero eto na nga mga tambay. Oy! Nako, Super Marco, nahawakan dito ang kanyang harit. Pero eto, complete na mga tambay ang lineup nga rito para simulan natin game number 2, best of 3 series. At pag ginagawa natin, simulan natin to in read 1. Let's go! At eto na, boss muna tayo para sa ating AP Esports at Archangel. At yes, ito na ang ating mga cell phones and let's get back into the game! At eto na mga yako! Baka na! Eto yung mga tabay sa ating game number 2, best of 3 series sa ating AP Esports laban sa ating Archangel. Matindi, malupit ang bakbakan nating inaasahan mula dito sa ating dalawang malulupit na kupunan. Kasing lupit, kasing tindi ng ating papremyo sa finals sa ating season 16. Dahil mamimigay nga tayo ng isang Realme C25S. Realme, ang tunay na ako! Grabe, with 6,000 mAh battery, talaga walang kabitin-bitin ang iyong pagmamobile legend. At eto nga, pakilala natin, malulupit na players for both teams. For the side po ng ating AP Esports, nandito nga ang ating MP the King with this Link. Yureshi gagamit ng ating Esmeralda. LP Toy with that Selena. Doon na naman po para dito sa ating Claude at Cadenza para sa ating Barats. Siyempre, para naman sa ating Archangel, Super Joy Boy, para sa ating Matilda, Dr. Mechtel PhD, para sa ating Pakito, Super Escalera, para sa ating Lilia, Super Sexa, para sa ating Roger Core, at Super Marco, para sa ating Harit. At ito na, simulan na natin ang ating bakbakan, 1 minute in the ballgame. At wala pa nga nangyayari dito sa ating bakbakan, paring Selena, may kita dito siya, paring Matilda, Super Joy Boy, pero wala pa namang collisions na mangyayari dyan. At sa top lane natin, mapapawi
ang ating Dr. Maxel PhD. And oh! PhD will fall down para sa ating AP Sports. Grabe mga tambay dito. Anticipation natin yung Reshi with an abyssal arrow. Pero ito, another abyssal arrow. Papakawalan nga natin El Pito. But this time around, it won't connect. At nako, 1-0 kaagad dito. First blood nga, going in favor nating AP Sports. Pero medyo pantayan pa naman tayo dito in terms of gold. Just a 500 gold difference. In favor yan nating AP Sports. Pero ito medyo delikado. MP the King, Tempest of Blade, ginamit dito. MP the King running for his life. Pero tatalunin ba? Pero yes, makakatakas dyan ang ating MP the King. And beautiful play coming from AP Sports. Managed to escape dito sa Super Saksa na may Roger. Pero eto na, the turtle is up for the grab. Mga tabay, ang ating Escalera. Running low, Bisolaro won't connect. Falling Star mo, flicker out. Sinagot dito ng ating Escalera at makakaligtas siya. Yan, grabe. Ito, lamang sa pera ngayon ng ating tropang AP Sports with a 400 gold lead. Tignan natin kung ano mangyayari. 2 minutes and 20 seconds in the ballgame. At ito na nga, ang ating turtle is ready for the grab. Para sa ating both teams, this is the first turtle of this fight. So, parang El Pito dito, syempre, hinahabol nga ni parang Super Joyboy, parang Cadenza dito with his pallets. Tignan natin kung ano mangyayari. Pero Super Saksa, eto, blazing to it sa ating bottom lane. Hindi naman nasukan doon si Super Escalera. Yes, pero eto, Cadenza, mga tambay, running low with his pallets. Magkakaagomba, pero Yako, mukhang sold out sila rito. And another uncontested turtle for the side ng ating Archangel. First turtle na, punta na sa Archangel dito, mga tambay. Well, let's see mamaya sa ating second and third turtle kung makaka-contest na ba ang ating AP Esports. Ako, Yako, paunti-unti rito, nakakalamang sa ginto ang ating Archangel. Pero, surprisingly, Yako, lamang pa rin naman as of now, ang AP Esports in terms of gold. A 100 gold difference lang naman, Yako, ang kanilang kalamangan. Grabe, sobrang liit, sobrang dikit, bakbakan, summon force, ginamit Super Marco, pero mapapatakbo siya rito. Pero Yako, noon, dun sila nadadali yung AP Esports sa mga turtle fight at nahawakan ng Archangel yung buong river, Yako. Yes, nako, grabe talaga yung zone out dito. Tsaka Yako, pero eto, may mga kaibang Cadenza, pero grabe, galawan dito with that Purify. Sir King Eagle kay Cadenza with that Soul Blue, pero hindi ta tama. Falling Star mo once again coming from Yureshi. At backline, sinapak dito na natin pakito. Delikado, Yureshi, Abisalaro, inilagan. Grabe, malamoy sa isang pagbuka indeed ng apat na miyembro ng Archangel dito at hindi nga magkoconnecta ang Abisal Arrow ng ating LP Toing. Tama, at 1-0 para sa ating AP Sports. Ito, Abisal Arrow, ginamit na, pero wala naman tatamaan doon. At syempre, 11K ang pares na pera dito at walang namang para sa ating both teams. Yes, pero eto nga matabay, Yureshi clearing minion waves dito, defending their tier 1 turret sa ating top lane. Yureshi is sitting at level 6. So madala, level 6 din naman ang isang Dr. Maxel PhD. So meaning say, kahit na lagi tumutulong dito, Yureshi sa ating middle lane sa mga engagement. Pero eto, delikado mga matabay, ang ating Donut dito. And oh! Donut will survive! What a beautiful kapiso, buhay talaga. Super Saksa, humahabol pa, pero wala siyang abutan dyan mga katabay. El Pito yung dito, napapaligiran. Tatlong membro ng ating Archangel, Abisalaro would connect dito sa Super Saksa. Pero wala naman maging follow-up damage yan. And that is just a scouting arrow. Yun nga lang, sinalurito ng ating Super Saksa. Tama, pero ito na nga, the second turtle is up for the grab. Sino kaya makakuha sa ating both teams dahil Super Escalera dito, delikado na, Black Shoes ginamit na nga dito. Pero ito, ang ating purple buff na napasa kamay na ni paring Super Saksa at ang ating lure, ang ating turtle is binabanatan na nga dito ni Super Saksa. Pero ito na nga, Dr. Maxel dito, delikado, super, si paring Cadenza sa kapo nakapronta sa ating turtle. Sino makakuha? Oh! Pero Dr. Maxel dito, nakatakas pa. Pero ito, binanatan na paring Cadenza will fall down, blazing to it, galing kay paring Donut. And Donut will fall down para sa ating Super Marco. At ang ating Empedic fall down, 3 men down. At ang ating turtle napunta na sa side ng ating Archangel. Grabe Yako, galit na galit. Super Saksa dito, Falling Star Moon coming from Yureshi, managed to pick up ang ating Super Joy Boy. And 2-for-1 exchange, 2-3 scoreline natin in favor ng Archangel. But in terms of gold, already a 1k gold difference in favor ng ating Archangel. Make that 1.5 K gold difference. Going in their paper. Top lane dito. Pasag na rin. Grabe. Dalawang torre. Isang turtle dito. Plus 2 pick up na kuha instantly ng ating Archangel. Tama. At 3-2 sa ating kill totals dito.
Tignan natin, pero Emperor King, nandito na ba? Pero atraso na muna ang ating mga tropa habang ang ating Archangel, syempre, nandito pa rin talagang kumukuha ng mga farming ng ating APE Sports. Ibang klase pinapakita ng ating Archangel dito sa ating bakbakan at 2K Golded na kalamangan ng ating Arcanghel. Yes, pero eto, Yaku, ang ating Kadensa. Nako, delikado kalagay niya rito, napagpalagan siya. Eto, kinaganda Yaku, Archangel kasi dito, pumili ng Lilia, making sure Yaku na kahit natumigas ang isang Kadesa at promonta siya rito. Disabog indeed ang ibibigay sa kanya ng ating Super Escalera with that Lilia. Beautiful pick coming from Archangel dito. Isa talaga Yaku talaga, sa mga stationary na hero, magandang ipangontra ang isang Lilia. Siyempre, kung walang di ka gagalaw dyan, sige, dyan ka lang. Eto, saluin mo. Eto pa, isa. Dyan ka lang. Ayaw mo umalis dyan. Ako, nangati rito. Ang ating Kadensa sa mga mumu na binitawan dito ng ating Super Escalera. Tama at ito na nga, 3-2. Pero, oh! Janet will fall down! Para sa ating mga tropa, second tower sa ating bottom lane, babagsak na sa amay ng ating Arcanghel. Grabe, Yaku, another turret dito, securing from the side ng ating Archangel. Grabe talaga dito yung kanilang presence dito nga sa ating mapa. All across the map, talagang medyo kontrolado ang mga pangyayari. At eto na, Yaku, ang ating last turtle. Will this be another uncontested turtle for the side ng Archangel? Totoo yan. This will be an Yaku, ha, the 3 out of 3 turtle na makukuha in case ng ating Archangel dito. But Kadensa trying to contest the turtle. Some of course, bitaw na flicker out. Silking Eagle, bitaw na lahat dito. Pero eto, medyo delikado. Flicker out din ang sasagot dito ng ating Super Joy Boy with that Matilda. Kadensa, kalate buhay, Abisalaro won't connect. Yureshi, nako. Ang si Yureshi lang yata Yaku medyo narito na mayagpag, medyo naging masarap ang buhay. Now sinning with 2 kills, 0 death and 0 assist. Pero eto, naku, magkakapasukan ba? Delikado kalagayan dito ng ating Super Saksa. Pero grabe, ang patas ng apat na miyembro rito. Yureshi pa nga ang natali doon, Yaku. Grabe naman, grabe ang agalaman ng ating Archangel dito. Talagang ito, middle lane naman, todo depensa lang dito si Super Escalera. Akala ko na dehado na doon ang ating Archangel, pero sila pa ang lumamang sa clash na yun, Yaku. Grabe, what a save indeed, matambay, coming from the side ng ating Archangel dito. Managed to save ang ating Super Saksa with this Roger and managed to pick up Yureshi sa kanyang Esmeralda. What a turn of event na nangyari doon sa engagement na yun sa may sapling. Pero eto na, Yaku, palabas na ang ating Lord dito. Just 15 seconds away para lumabas ang ating Lord. Samantala, NP the King and at level 11 and Super Saksa at level 12. One level gap in terms of gold, 5.2 dito sa ating MP the King. Samantala, ang ating Super Saksa has 6.2 rather. So 900 gold difference, Yaku. Kalamangan dito ng ating Roger sa isang link. So mahihirapan talaga ang isang MP the King na pumalag dito sa ating Roger ng ating Archangel, considering na lamang nga rito in terms of gold and syempre in terms of equipment as well, plus one level ang ating Super Saksa. Tama, at ito, top lane, basag na para sa ating APE Sports. Nako po, delikado dito ang ating APE Sports, si Yaku, dahil lumamang na ng 4,000 ang ating Archangel. Middle lane, abyssal arrow, hindi tatama. Pero ito, nako po, babasagin na ba ang ating middle lane next? Nako, tumalo na nga dito ang ating Yureshi, pero atrasa na muna ang ating Archangel dahil ang ating Lord is ready for the grab. Yeah, Super Marco nandito na matabay, pero Kadensa for the vision, for the side ng ating APE Sports dito, making sure Yaku na mamomonitor niya ang galawan dito ng ating Archangel. Pero it seems like MP the King is not planning to contest this Lord. Wala na yan. At level 1 Lord, napasa kamay dito ng ating Archangel. Another Abisalaro, but this time it won't connect sa ating Super Marco. Pero Yaku, grabe yung ating Matilda Airlines dito, saving everyone from the side ng ating Archangel. Grabe talaga, Yaku, dito yung mga pinaprovide dito ng ating Super Joy Boy with the save, with the pick up na ginawa niya rito. Sobra commended talaga ang Super Joy Boy with this Matilda. Tama ka dyan, Yaku. At eto, 5-2 sa ating kill totals. Lamang ating Archangel, pero ang liit lang, no, Yaku, ng mga kill totals dito. Yes. Pero eto na nga, Blazing Druid sa ating middle lane. Pero eto, delikado kung sino pupunta sa kabilang mapa, Yaku, ha. Yes, para pero eto na nga, dahil ang ating Lord
nandito na sa ating bottom lane, pero kinuha muna purple box dito ni parang Emperor King. Pero ito, Yako, four members dito, nakapasok agad sa Basel AP Esports. Nagpapasok ka na, Dr. Maxine, PhD, Running Low. Pero makakatakas, Queen at Material Airlines at backline, Cadenzizer, Sir King Eagle, ginamit na, nagpapasok ka na, basag ka agad, tier dito ng ating AP Esports. Yung Lord natin, buhay pa. Falling Starmon from Ureshi at backline, mga tambay. Pero flicker out, sinagot niya. Medyo nanlambot doon si Ureshi Yako. Walang naging pick-up dito, pero nakabasag ng tier 1, tier 2, and tier 3 turret ang ating Archangel. 7-0, Yako. Sa ating torre dito, tignan natin. Pero Super Joy Boy ng TTP na abis sa laro. Hop, hindi to mama. At nang aasar lang si paring Super Joy Boy dyan. Nako, grabe Yako. Pero MP the King nakapwesto rito with this link. Waiting for the perfect opportunity para pumasok. Pero eto na, pumasok na. MP the King matambay na ako with the black shoes dito ng ating Super Escalera. He managed to escape. Kami naman, sabi. Summon kami force. Naman. Nako, counter initiation matambay. Kuma ng Archangel dito. Nako, blazing duel coming from Donut. Pero hindi niya kaya magtagal. Masakit ang burst magic damage na ating Archangel. Especially with that Super Escalera sa kanyang Lilia. Mahirap dito mag-blazing duet, Yako. Dahil pwede siyang bitawan ng mga mumu rito ng ating Super Escalera. Tama. Atento, Malefic Roar, binuo na doon ni Super Saksa. Naku po, pasakit ang pasakit ang ating Archangel dito. Pero may pang late game ba, Yako, ang ating AP Esports dito? Yes, naku, Yako, indeed, may pang late game sila dito. Siyempre, Cadenza ay meron dito na kanyang ang ating Barats. At syempre, Donut as well with this clone. Yun nga lang problema nila rito. They should take down this Lilia. Ito talaga, one of the magic burst damage ng ating Archangel. That's why pag nakapag-engage sila rito at may stacks na yung Lilia natin, mga tambay, especially kapag umabot na ng tatlo, yung Mumu na napapakawalan dyan, definitely masakit at may kalalagyan ang ating AP Esports. So for me talaga, mga tambay, the person to shut down dito na una. Kasi mahirap i-shutdown ng isang Super Saksa dahil huling papasok yan. Well, ang isang bakito, eh bago nila mapatay yan, eh ang laki na lang na damage ng ating Super Escalera. So, isang pwede na i-burst dito, mga tambay, will be Super Escalera. Pero to Dr. Maxil PhD with his pakito, running from for his life. Pero nako, MP the King's back dito, delikado! MP the King is down! MP the King is down with his name! Ito na ata yun! This is it! Nako. This is it para sa ating Archangel. Ito na ang katapusan ng ating AP Esports. Nako po. Oy, paring Ureshi dito. Pero Lock Tower gagawin na dito. And there we have it. Archangel para sa ating game number 2. Grabe Yako, pinakita rito nating Archangel with a 2-0 sweep laban nga rito sa ating AP Esports. Grabe, ang init naging bakbakan dito. Pero nako, medyo Yako, hindi maganda yung pinakita rin ng ating MP the King with his sling. And there we have it, mga tambay, last game ng ating single round robin ng ating season 16. Bukas nga po, nako, playoffs na tayo mga tambay, bukas! Magsisimula na ang ating playoffs ng Tambay TV Season 16, The Playoffs! Siyempre ang ating MVP, Super Saksa, with his Roger with 3 kills, 0 deaths, and 2 assists with 8.